Okay, let's go now to conversion of degrees Fahrenheit to degrees Celsius. Degrees Celsius to degrees Fahrenheit. Now, Jomar Reyes. Okay. Please unmute your mic. What is your approach to a certain problem that requires you conversion of a certain temperature in degrees Fahrenheit to degrees Celsius? Anong ginagawa mo, Kalimita? Sinusunod ko ang yung formula lang. Ayan. Now, this time, I will teach you how to convert degrees Fahrenheit to degrees Celsius. Alright? Degrees Celsius to degrees Fahrenheit. Okay. So, ganito naman ang kwento niyan. Now, so, hindi naman siguro kalabisan na yung lagi ninyong ginagamit, no, na boiling point and freezing point ng water. Okay? Yan. Now, nagawa ka, lagi namang nasa isip mo na yan. So, boiling point ng tubig in degrees Celsius ay 100. Tama? Mr. Reyes? Okay, what is the boiling point of water in degrees Fahrenheit? Yes, Mr. Calabia, can you please unmute your mic? 212. Okay, 212. So, i-diretso mo to, Mr. Calabia. Ayan yung mga, ano ko, Backstreet Boys. So, diba? Tatlo na sila. Ang freezing point po sa Celsius ay 0 degrees po. Alright. 0 and then? 32 po sa Fahrenheit. Alright. Yan. This time around, yung powerhouse naman kasi yung concept ng ratio and proportion. Okay. Now, Mr. Calabia, when we, para bang mag-set up ng equation. Okay? Ano yung elements ng equation? Ano yung kailangan mo para maka-establish ka ng certain equation? Bali po, ano, both sides po kailangan po ay may defined structure. Parang kailangan po may laman po both sides. Yes, very good. So, pag sinabing ganon, equation nga, equate, good word. Meaning meron kang equation sign. Tama? Equality sign. Now, meaning to say, yung dinedemonstrate ni Mr. Calabia class, may left and right side of the equation. Okay? And then you have a target. You have an objective. Now, if I say that I want to convert degrees Fahrenheit to degrees Celsius, normally, Mr. Calabia, based from what you've learned sa mathematics mo, okay? Ano ang ilalagay ko? So, let's define ha. Baka yung point of ano lang ninyo is, syempre, nakaharap ako dito, kayo nakaharap doon. So, tawagin ko lang itong, ito na nga, siguro, ito yung right, and then ito yung left ko. Okay? Kalimitan, ano yung nilalagay ko rito? Anong tawag natin? If ha, tandaan mo, yung goal natin, degrees Fahrenheit, i-convert ko to degrees Celsius. Alright. So, ano yung nandito ko? Result or product. Yan. So, ito ngayon yung unknown ko. Yung parang... Yun ang kailangan ko. Parang x is equal to ganito. Alright? Tama. So, ano yung ilalagay ko ngayon dito? Kung ito yung hinahanap ko. Fahrenheit po dito ang ilalagay. Pandaan mo ha. Kung co-convert ko, yung arrow, papagano, masanay na kayo sa paggamit ng arrow, yung degrees Fahrenheit papunta sa degrees Celsius. So, alin yung hinahanap ko? Degrees Fahrenheit or degrees Celsius? Celsius po ang hinahanap. Ang given po ay Fahrenheit. Yan. Tama. Ito yung kailangan ko eh, di ba? Yan. So, meaning, nandito yung degrees Fahrenheit ko. Alright. Now, sabi mo, ratio and proportion yung application, meron ka ilalaman sa kaliwa, may ilalaman ka sa kanan. And then, dapat nagsasalita and consistent ka. Okay? When you apply ratio and proportion, there should be a consistency. Right? Now,
pag nag-subtract ako ng boy up freezing point 0, all right? Ito ay 32. Okay? And then 100 minus 32, 212 minus 32. Am I consistent? Yes, po. That's one rule in, no, applying ratio and proportion. You need to be consistent. Kung ano yung ginawa mo sa kaliwa, yun yung gagawin mo sa kanan. At it seemed to be na nagsasalita yun. Okay? So, this is the first time I think na na-realize, so, pwede pa lang ganun. And most often than not, when you memorize, no, the formula converting degrees Fahrenheit to degrees Celsius, nagbabalibaliktad ang 5 over 9 at 9 over 5. Tama? Ngayon, kabisado mo. Mamaya-maya, hindi. So, better to derive the formula. In doing so, you are going to have that kind of confidence. No? Ay, kaya ko. Hindi yung magre-rely ka sa memory mo lang. Dahil pag naintindihan mo at marunong kang mag-derive, ibig sabihin na naiintindihan mo siya. Plus, hindi na lang chemistry side ang naiintindihan mo, na-apply mo pa yung mathematical skills mo. So, hindi siya nalilimutan. Okay? So, meaning to say, nagkakaroon ka ng mental acrobatics. Ah, ganito pala to. Okay. So, let's start. And then, for the other guys here, can you please check the formula? Huwag kayong laging basta na lang aasa na tama yung sinasabi ko. You better confirm na kung ito ba at tama pala. Kung mali, ma'am, you raise your hands. Respectfully, you tell the teacher na, ma'am, ganito po. Diba? So, matututunan nyo naman din doon yung ethics na andam ang sinasabi nung nandun kayo sa lower years ninyo o yung elementary and then high school, yun naman ay good manners and right conduct. Okay? So, yan. Now, natural, as if, ito na, wala, hindi mo napapakialaman yung zero dyan, and then 100 degrees Fahrenheit minus 32 over 180. Now, manipulate niyo ulit kasi ang kailangan mo parang y is equal to something. Meaning, dapat ito, aalisin ko itong 100. Now, ano yung kailangan ko ngayon? As if mentally, itataas mo si 100, tama? Kumbaga, parang sinabi mo, nag-multiply ka ng 100. Yun yung sinasabi. Pero yan, dadating kayo dun sa point na hindi nyo na kailangan isulat, but mentally you can do it already. Okay? Now, what happens? So, degrees Celsius, natatanggal ko si 100, maiaakyat ko dito, and then to facilitate things para hindi kayo malito, degrees Fahrenheit minus 32 over 180. Presto. Ano ngayon yung dapat na gawin ko ngayon? Okay. So, in application, marami, everyday, marami kayong iniisip, marami kayong mga problema, may mga issues and concerns. Now, ito naman yung pinaka-application ng sasabihin ko. Pasimplihin ninyo. Okay? Dahil nga yung itinuro sa inyo, yung mga least common factor, etc., yung mga terminologies, may memorize ka o i-apply mo. Ibig sabihin yan, why do I need to handle 100 over 80? Na kapag gumamit ako ng factor na 20, yun na ang lalabas. Kaya ito, okay? 100 divided by 20, 5. Okay. Ganun din yung sa baba. Kasi, pag ginawa ko dun sa numerator, nandun din sa denominator, it's just equivalent to 1. Alright? So, pag dinivide ko din to ng 20, so that means that's 9. So, meaning to say, na ang inyong, okay, so dito ko na ha, itataas ko na yung kasunod kasi talagang maliit lang yung whiteboard natin. Alright. Now, you can now have your degree Celsius which is equivalent to 5 over 9. Don't forget, kasi ang ibig sabihin,
yung given na degrees Fahrenheit, sasubtract mo muna sa 32 bago mo siya i-multiply sa 5 and divided by 9. So that's how easy this thing is. Now, pag binaligtad mo naman, makikita mo naman, lalabas naman dun yung 9 over 5. Dito, gawin natin dito yan. Okay? Pag ang purpose mo naman is degrees Celsius to degrees Fahrenheit. Okay. Tingnan mo, Mr. Calabia. Hindi ako magbabago. Pero ang babaguhin ko lang is kayo. Kaya, napaka-importante na alam ninyo na yung hinahanap ninyo nandito sa kabila at yung mga given ninyo nandito sa kabila. Alright? So, if I'm gonna put, kasi ang yung pang nagsasalita, yung what I mean is, degrees Celsius, if you have this notation or symbols, nagsasalita yan. Ibig sabihin, yung degrees Celsius ko, i-convert ko sa degrees Fahrenheit. Okay. Now, ito naman ang gagamitin ko sa kabila. So, I have degrees Fahrenheit minus 32 all over 180. Nanggaling yan dun sa boiling point, freezing point. Huwag na kayong malito, ha? And then, you have there, ito na, degrees Celsius over 100. Alright. So, in here, napaka-importante yung parenthesis. Okay? Pag medyo nalilito kayo, better to make use of that. Para alam ninyo. So, I'll show you. Kasi mayroon yun, no? Now, the same yung process, okay? So, if I'll multiply this equation by 180, so I can get rid of this one and then ilagay ko naman doon. So, yan. Okay? Kaya ayokong aalisin yung parenthesis eh, para hindi malito later. So, that is 180 over 100. And then, degrees Celsius. Diba? Now, the same. You simplify. So, dito ngayon lalabas yung 9 over 5. So, by the factor of 20. Okay? So, degrees Celsius. So, degrees Fahrenheit. Since ito, ibig sabihin, pag inilipat ko nga doon, kasi ito yung unknown ko, para malinis. And then, plus 32. Simple. So, this time around, I do hope that as much as possible, mas maganda nga, pagsamahin nyo yung memory ninyo, okay? At the same time, yung skills ninyo on how to manipulate equations. Okay? Yan. So, with that, again, yung mga sabi nga nila, the tricks and tips, no? Something to do with application na. Para naiintindihan ninyo, bakit ko ba kinukuha itong subject na to? Bakit kailangang ma-develop ito sa akin? Isa na to. Alright?